Ito po yung for sale na Huawei Z450, 2010 yung model. Papaanda rin ko lang para yung mga mag-inquire. Tignan nyo na lang po sa YouTube. Ito po yung ano niya. Makina. May takip po sa sprocket to, di lang nakalagay kasi nililinis ko pa. Nagtatalsik ng kalawang yung kadena eh. Ayan po yung makina. Gulong, makapal. Yung rim niya, ayan yung tatak. Excel yata to. Kulay black. Tapos ayan, malinis naman po yung motor. Walang tagas yan. Ayan. Gulong niya, ayan. Michelin. Makapal din. Halos parang bago lang to. Then, ayan, sa ilalim. Paanda rin ko lang po. Ito yung cold start na di pa umandar to. Ito pa. Lamig pa oh. Yung moist ng kamay ko di nawawala. Paumandar to. Wala kasi akong cameraman kaya ganito na lang. Mabait po siya, paanda rin. Sariwa naman po kasi tahimik pa to. Saka bagong dating lang. Chat nyo lang po ako ano gusto nyo itanong. Pero yung motor okay naman. Sa mga magtatanong po na kung may papel to, wala pong papel yung mga production. Race bike po to, hindi pang ano, pang street. Kita nyo naman po, walang ilaw. Wala side mirror, walang flasher. Radiator na ito, try ko buksan para makita kung ayan po. Daring ko ulit mamaya. Tapos try ko ulit paandar. Model po na to, yung exhaust niya nasa likod. Ayan. Kung pansinin nyo, walang elbow sa left and right ng makina. Nasa likod. Tapos yung carb, yung ano niya, throttle body nasa harap. Ayan. Fuel injection po to. Ayan po yung sounds ng makina. Yung shock po niya sa harap may tagas na. Ayan. Pero wala pong ano, walang gas-gas. Yun lang naman po yung pinaka-issue niya para sa akin ito. Yung fork seals. Pero mura lang naman po ito. May nabibili sa ano, sa Lazada or Shopee. Yung kadena niya,
try ko ulit paanda rin. Tingin ko muna. Then start ulit. Sa mga bago lang po sa mga race bike, yung top dead center niya lagi yung ano yun. Lagi yung tandaan para pag nakita nyo, naramdaman yung sakit tapos ibalik nyo ganyan. Tapos isang bagsak lang. Aandar to. Hindi po pwede yung kick lang ng kick parang sa mga underbone natin na motor dito na local. Kaya timingan po yung mga to. May tutorial naman na ganun sa YouTube eh. Sino man po makakabili nito, palit fork seals lang baka pwede nyo na gamitin, or kahit din nyo na siguro palitan muna, try nyo muna gamitin. Kasi madalas sa mga bagong dating ko po ng motor, tumatagas talaga yung fork seals eh. Di ko alam kung dahil sa pagka-stack or talaga may isira na yung oil seal. Malinis po yung bike na to. Mukhang hindi masyado nagamit sa ibang bansa. Pogi. Madami pa po tayong future dirt bikes. Kung gusto nyo pa pong makakita ulit or bumili, subscribe lang po kayo sa YouTube channel ko, DM Garage TV. Siguro kung bibilangin ko lang yung mga naging dirt bike ko, nasa ano na to, pang 30 na siguro. Hindi ko agad na isipan na i-upload lahat sa YouTube. Pang memories ko lang naman po, kaya linalagay ko na rin sa YouTube pagdating ng araw, para may memories kami ng mga naging motor ko. Try natin paandarin ulit. Hindi kasi ako marunong mag-edit ng video, kaya ganito na lang. Rektahan. Ayun yung top dead center. Parang may nag-lock. Mararamdaman mo naman sa kick yun eh. Ay, mabait naman po paanda rin eh. Mainit or malamig. Isa mahirap paanda rin tulad ng mga ano, tulad ng mga carb type. May naging carb type na din kasi ako dati. Kapag mainit, medyo mahirap paanda rin. Hindi ko alam paano yung technique nila, pero sa FI talaga, kahit mainit, di mahirap paanda rin. Na to. Judge nyo lang po ako sa Facebook kung gusto nyo may pag-negotiate kung magkano last price. Yung location ko po pala Tarlac. Hindi po ako nagpapaship sa ano, sa Visayas or Mindanao, yung tawid sa dagat. Hindi ko po ginagawa yun. Hindi ko pa alam paano eh. Pero kung matuturuan niya po siguro ako, posibleng papaship ko, basta una yung bayad. Salamat.